asawa mo? Nasaan siya? Bakit tinahayaan kanyang walang kasama? Ang asawa ko? Walang kaduda-duda na naghahabol ngayon sa isang babae. Okay lang sa'yo? Wala akong pakialam sa kanya. Pinakasalan ko lang siya ng dahil lang sa kanyang pera. Ah, ganun ba yun? Ganun na nga, kaya hinahabol pa rin kita. Hindi mo ba naisip yun? Yun ay dahil mahal pa rin kita. Handa akong mawala ang lahat ng meron ako para sa'yo. Masarap pakinggan, Mistika. Pero ayaw ko masaktan pa kita. Jorge Luis, hayaan mo nang paniwalaan ko na nagbalik tayo sa dating panahon. At himatayin na lang ako sa tabi mo dahil sa init ng pagmamahal mo. Mahal na mahal pa rin kita. Naniniwala ka na ngayon? Ay, hindi na sila nahiya. Hinay lang, Ate Mechi. Kumalma ka lang muna rito. Tingnan mo naman kung anong ginagawa nila. Kung magtukaan sila para silang mga kalapate. Tamahimik ka, huwag mo nang gatungan pa. Pagdating ko doon, sabi ng babae, ay sige, ako rin. May banganting lamesa doon. Ate, ayan sina Aldo at Danilo. May makakausap na tayo rito. Makipagsayaw ka na sa kanila para magselos si Jorge Luis pag nakita kayo. Ayoko, sumayaw ka na lang kung gusto mo. Pagkatapos ang nakita mo sila ngayon, wala ka bang planong awayin siya? Meron naman. Kaya lang mamaya ko na siya aawayin. Tingnan mo, Danilo, yung mga babae kaninang umaga, yung magkapatid. Uy! Uy! Tamang-tama, mag-i-enjoy ulit tayo. Hindi, ayoko. Rosario, sasabihin mo ba na hindi ka nagpunta rito para sa akin? Siyempre, hindi dahil sa'yo. Sayaw tayo, Rosario. Sige, magsayaw na kayo ni Danilo, Ate Mechi. Hindi, hindi, ayoko nga. Tumingin ka doon at sabihin mo kung anong nakikita mo. Kung ganun, sige na. Halika, sumayaw na tayong dalawa. Ganyan nga, Precious. Alam mo bang sayawin yan? Hindi. Sige, bahala na. Tama yan, aking Reyna. Tayo na. Jorge Luis, hindi ba nagluluksa ang asawa mo ngayon? Oo. At iniwan mo lang siya sa kwarto? Oo, iniwan ko siya ron. Pero nakapagtataka, hindi ba ang asawa mo yun? Malanding babae! Inahon ka! Huwag ka mag-iskandalo! Sino ba siya sa akala niya? Nag-enjoy ka naman kasama ako, Jorge Luis. Pabayaan mo na siya! Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Pakiusap! Bakit sinasayaw mo ang asawa ko, ha? Jorge Luis, mo! Mali na rin ito! Makikita mo! Ano ang problema mo? Ay! Danilo! Pakiusap, mahal ko! Umalis na tayo rito. Hindi na pala. Umalis na tayo. Ako, tama yun, Ate Mechi. Grabe. Diyos ko, natakot talaga ako doon. Nakita mo ba kung paano sinapak ni Jorge Luis sa Danilo? Ayos lang yun. Alam na ni Jorge Luis na may lalaking pumuporma sa'yo. Pupunta na ako sa kwarto ko. Hindi, hindi, Rosario. Huwag kang umalis. Pakiusap. Huwag mo kong iwan dito. Sige. Sasamahan kita rito. Mahal ng buwisit na yun ang basurang tindera ng tiket. Dahil kung hindi, bakit siya magwawala ng ganun? Hindi niya ako maluloko. Siya ang mahal niya. Pero aalisin ko ang babaeng yon sa puso niya. Pero paano? Paano? Mental Health Sanitarium, Dr. Antonio Valadez, psychiatrist. Siguradong palalabasin nila na nababaliw na siya. Anong ginagawa mo rito, Berdice? Siguradong si Jorge Luis. Maria Mercedes! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ito, Maiden! Maria Mercedes! Sino man tala mong wala si Ma'am Malvina para galawin ang mga gamit niya, tama ba? Hindi yan totoo, Cordelio. Dinalhan ko lang siya ng tubig. Yan ay ang card na hawak-hawak mo. Pinaghihinalaan mo siya. Ano sa palagay mo, Cordelio? Masyado ka ng maraming nalalaman, Berenice.
At mukhang hindi ka sang-ayon kay Ma'am Malvina. Siyempre, hindi ako sang-ayon. Siguro ang pinakamabuting gawin ko na lang ngayong umalis dito. Ngayon? Imposible yan, Berenice. Imposible. Hindi ngayon. Hindi ka na maaaring umalis dito. Ano? Huwag mo sabing ikukulong mo ako rito. Tama, ganun na nga. Kailangan manatili ka rito hanggang sa matapos ang lahat. Dito, hindi mo ko kayang patayin, Malvina del Olmo. Hindi maaari. Isusumbong kita. Isusumbong kita. Walang iya ka. Walang iya ka. Magagawa ko yun. Isusumbong kita. Sa tingin ko, mahihirapan kang huminga kapag hindi mo suot ito. Walang iya ka. Hahayaan na lang kita rito, attorney. Baka sakaling swertihin ka ngayon. Baka sakaling matuluyan ka na rin. Para hindi ka na mahirapan. Ano nang kakawin natin? Alam ko na, magtago tayo sa ilalim ng kama. Sino magbubukas ng pinto? Mas masahol ka pa sa akin. Mukhang takot na takot ka. Mauna ka nang magtago ron. Bubuksan ko yung pinto tapos magtatago na rin ako. Buksan mo ito, Mercedes! Huwag mo na ako lalong pahirapan! Buksan mo ito! Buksan mo na! Anong mangyayari, Cordelio? Kung anong dapat mangyari, Berenice? Sana naman, huwag kang pumayag na maging kasabot sa kasamaan ni Mamalvina. Mahirap ang kaparusahan ito, maniwala ka. Kaparusahan? Sino magpaparusa? Una sa lahat ang Diyos ang magpaparusa. At ganoon na rin sa batas. Ako nang bahala kung anong makabubuti para sa akin. Naintindihan mo, Berenice? Sige, pero hindi mo ba iniisip ang kawawang si Madam Mercedes? Ang sabi mo sa akin, natutuwa ka na sa kanya, na naaawa ka. Pero bago ang pagkatuwa at awa ko sa kanya, yung kapakanan ko muna ang mauuna. Ay, Cordelio, huwag mong pairali ng tigas ng puso mo. Alam mo ba, sa totoo lang nagugustuhan na sana kita. Nagugustuhan mo ako? Sige na! Bilisan mo na, magtago ka na sa ilalim ng kama, ate! Dito sa ilalim! Kumapang ka na dyan! Baka may daga pa rin sa ilalim. Sige na. Sige na, ate. Bubuksan mo ba itong pinto o hindi? Maria Mercedes! Maria Mercedes! Sige na, pumasok ka na. Bukas na yan! Nasaan ka? Nasaan ka, Maria Mercedes? Lumabas ka na kung nasaan ka man, Maria Mercedes. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan tulad ng ginawa ko sa mga buwisit na yon. Pero bukas, babalik na tayo sa Mexico. Uuwi na ako sa amin at dun ka na sa inyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Maria Mercedes! Guwapo ka, Cordelio. Alam mo ba yon, ha? Bakit mo naman nasabi yon, Berenice? Ay, hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Mga babae lang ang gumagawa nun. Pwes, interesado ako sa'yo at gustong-gusto kita. Totoo ang sinasabi ko. Ah, talaga? Totoo ba talaga ang sinabi mo? Huwag kang ang hangal, Cordelio. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Matikas ang katawan mo. Maganda kang lalaki. At ang iyong mga mata... Tama na!
Ano bang problema mo? Hindi mo ako pwedeng utuin. Dahil ilang beses ko na napanood yung ginagawa mo sa mga pelikula. At hindi mo ako pwedeng lukuin. Pero Cordelio... Hindi ka maaaring umalis sa bahay na to. Huwag mo nang piliting gawin dahil babantayan kita, Berenice. Hindi ka makakaalis. Tingnan mong itsura niya. Uy, grabe, puro pasa ang mukha niya. Ay, mukhang malala ang bugbogan kanina. Uy. Magtago lang tayo. Jorge Luis! Anong ginawa nila sa'yo? Nasaan ka, ha? Saan nang gagaling yung boses mo? Naku, mukhang binugbog ka nga talaga nila, no? Oo. Pinagtulong-tulungan nila ako. Pero tingnan yung itsura nila ngayon. Ay, bakit nagagalit ka sa akin ng ganyan? Kasama mo naman yung maharot na si Mystica na yun, hindi ba? Ha? Ha? Magsalita ka lang, hindi kita marinig. Ha? Pambira kayo. Para kayong mga bata! Lumabas nga kayo riyan! Alam mo ba, Maria Mercedes, hindi ako halima at hindi ako nananakit ng babae. Pero pag hindi kayo lumabas dyan, makakatikim kayo! Sige na, Ate Mechi. Lumabas ka na. Hindi, ikaw na lang. Ayoko nga lumabas dito. Hindi, mauna ka muna. Sige na. Hindi, ikaw ang unang lumabas. Sige na, ikaw ang asawa eh. Pero sino may kasalanan sa nangyari? Di ba ikaw? Sige na, lumabas na kayo. Bilisan nyo! Aalis ka na ba? Oo. Sige, mabuti pa. Mag-impake ka na at aalis na tayo bukas. Pero paano yun? Huwag ka na mga tuwiran sa akin. Babalik na kayong dalawa sa Mexico bukas, naintindihan nyo? Huwag mong sasaktan si Ate Mechi, ha? Hindi mo siya dapat sisihin. Nakadikit ang mukha mo sa babaeng yun. Nilalandi ka niya. At sinabi ko yun kay Ate Mechi. At ako rin ang nagsabi sa kanya na makipagsayaw din siya kay Danilo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Narinig mo? Ako ang nagsabi sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa kanya na maghanap ng ibang asawa at ama para sa anak niya. Dahil wala na siya maasahan sa akin. Ano sinasabi mo walang maasahan? Ha? Ano sinasabi mo? Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi